Hello sa inyo dyan. Unang araw ko ngayon dito sa Bicol. At unang gagawin ko ay magparestro ng aking sasakyan. Kasi mag-expire na. Kaya kailangan ng irestro ulit. Kaya samahan niyo ako. Tara! Dito na ako sa loob ng aking sasakyan. Pero alam niyo ba, dapat pumunta ako ng mga siguro mga alas 5 or alas 4. Kasi nung nakarang taon, pumunta ako alas 5 ng umaga dun sa emission test. Sobrang haba na agad ng pila. Eh ngayon, anong oras na? 7:50 ng umaga. Kaya ano pang-asa natin? Siyempre, masyadong mahaba ang pila. Pero wala naman tayong gagawin ngayon araw, kaya okay lang magpila tayong mahaba. Pero unahin natin mag-withdraw muna tayo ng pangbayad kasi wala akong pera eh. Tara, punta tayo dun sa ATM machine dito. Siyempre, ipapakita ko na rin sa inyo yung papunta sa ATM machine na kung saan dun ako mag-withdraw. Siguro mga 1 minute to 2 minutes yung papunta dito sa ATM machine. Mas pinili ko dito mag-withdraw kasi walang gaanong pila, as in walang pila nga pala. At ayun na nga, mag-withdraw na tayo ng pang-restro ng ating sasakyan. Yon, naka-withdraw na ako. So, papunta na tayo. Pupunta na. Pupunta na tayo dun sa emission test. Tignan natin kung anong madadatnan natin dun. Tara. Ay, kasawayang palat. Ang nangyari, masyado nang mahaba yung pila. Kaya napag-desisyonan ko na i-try doon sa drive-thru na LTO, na extension office ng LTO. Ang sabi nung kaibigan ko, madali lang daw doon. Kaya papunta ko ngayon doon. Ita-try natin. Tignan natin. Bahala na. Kung hindi man maka-ano ngayon, siguro bukas na lang. Pero mahaba pa naman ang biyahe papunta doon, mga isang oras. Puro try. Ay, pupunta na natin. Wait lang ha. Siyempre, nagpasama na rin ako sa kaibigan ko na isang marinero rin. Fast forward, nandito na kami sa drive-thru motor vehicle registration dito sa Pili Camarinesor sa Kadlan. Bago pa man ako magkapag-restro ng aking sasakyan, ay siyempre, inuna ko muna na makuha ang mga requirements para makapag-restro na. Unang requirements ay kailangan mong pumasa sa motor vehicle inspection. Dito, hindi lang emission test ang kailangan mong ipasa. Dito, susuriin yung busena, yung headlight, yung signal light, yung wiper, yung suspension, yung preno, at kung ano-ano pang mga inspection ang gagawin dito. Ang kailangan mo lang dito ay pumasa, wala nang iba. Pero syempre, medyo mas mahal dito. Hindi ko lang maalala kung magkano yung binayaran ko. Hindi katulad sa emission test lang na nasa 400 pesos lang ang babayaran mo. Ang kagandahan lang dito, walang gaanong pila at medyo mabilis ang pag-restro ng sasakyan. Ano yung boss, pasado? Send me pag-insert sa LTO, tapos papalik sa mo. LTO nagsasabi ka yan kung ayun, ano? Sir. Yung pasado o day? Okay, sir, ma-test lang. Tapos send me sa inda, pabalik sa mo. Alo yan. Yon, insurance na lang. Bilis lang dito. Dahil nga pasado naman lahat, ay sinunod ko na yung insurance na required talaga. Yo! Na nakatapos na ako magkakuha ng mga requirements, kaya itatry ko na yung yung drive-thru nila na parang parang McDo or Jollibee drive-thru. Tara. Makatapos na makuha ko yung mga requirements ay sinubukan ko na yung drive-thru nila, kaso nga lang bumaba pa rin ako. Pero wag ka, sobrang bilis talaga dito. Basta kumpleto ko lang sa requirements at syempre dapat meron ka rin na pangbayad. Yo, wala pang isang oras, naka-restro na ako. Kaya sa mga magre-restro dyan ng sasakyan o kaya motor at nagmamadali, mas maganda mag-restro na lang kayo dito sa sa Kadlan, sa Pili Camarinesor. Walang gaanong pila, kaya mabilis talaga. Yun lang, thank you.
Siguro kung iisipin, 10 minutes lang yung tinagal ko dun sa LTO para makapag-restro ng sasakyan. Since nakaparestro na ako ng aking sasakyan, uso naman sa mga bagong baba yung magpa-change oil. Kaya mag-change oil ako ng sasakyan. Tara. Dahil nga matagal akong nawala at hindi rin ako nakapagpa-change oil bago ako umalis at para na rin isahan yung gastos, ay naisipan ko na rin ipa-change oil ang aking baby. Ang disadvantage lang ng merong sasakyan, kasi bukod sa taon-taon mo nang rinirestro ito at gumagastos ka ng siguro mga 5,000, magastos at mahal din ang maintenance nito. Hindi rin dyan exempted yung mahal na gasolina. Pero dahil nga ginusto natin na magkaroon ng sasakyan, wala tayong karapatan na magreklamo. Hello pala sa empleyado ng Joel Tire. Baka naman sa sunod, discounted na ako. Dahil nga tapos na kami magparestro ng sasakyan at magpa-change oil, naghanap na rin kami ng makakainan. Siyempre, doon kami sa pangbansang merienda ng taga Bicol na ang tawag ay kinalas. Inorder namin yung kinalas special na merong kaunting karne, itlog, at chicharon. Maraming salamat pala kay Buboy na sinamahan ako magparestro at magpa-change oil ng sasakyan. Kaya sa inyo na hindi taga Bicol at kung sakali man pumunta kayo dito sa Bicol, huwag niyong kakalimutan na subukan ang pangbansang merienda ng taga Bicol na kinalas. Sigurado ako na magugustuhan nyo to. Parang batchoy lang pero Bicol style. Pagkatapos namin kumain at maaga pa naman, kaya napagpasyahan namin na tumambay muna dito sa CWC sa Pili Camarinesor. Para sabihin ko sa inyo, napakaganda ng view dito at talaga naman na nakaka-relax. Ako si Kusinerong Mayor. Maraming salamat sa panonood at sa suporta nyo. Kaya ingat!